Noon pa po ako nanonood ng PBA at tulad nyo, naghahanap din ako ng correct information at nabubwisit po ako. Nakikita nyo po sa Facebook, pinakita ko sa inyo kung paano po yung mga kawawang nagko-comment. Totoo po ba yan? Yung mga ano po, yung mga hindi basta na lang, yung wala nang logic na mga ano, na mga trades. Yan po yung nilalagay nila eh. Pati nga si Pinto, di na po pinalampas, no? I-detrade din daw po si Pinto. Ay. Ayan, so welcome back po na dito sa Denrica Doy TV Sports. At well, ang ating po pag-uusapan ay, ayan, palitan ng coach pero hindi po sa SMB. Okay? Yan po ay sa Converge. Mainit na ko po ng pinag-uusapan po ngayon. At mga chismis po ha, na dalawang ko po ng di umano ang ibebenta daw, okay? Para po makapasok yung PBA team, bagong PBA team daw, okay? So pag-usapan natin ang buong detalye niyan, okay? At mga pa-shoutout, okay? So kung di pa po kayo subscriber ng channel na ito, aba, parami na po ng parami ang nakaka-discovery ng channel na ito. E kung na-discovery nyo po at nagustuhan nyo ang ating talakayan, aba, ayan na, subscribe na po kayo, no? Huwag nyo nang patagalin, okay? So yan na po. Mabilis na lang po to. Yan na nga, ang pinag-uusapan dyan, eh hindi po San Miguel. Marami po kasing ano eh, kumakalat din na papalitan daw si Galen. Pero wala naman pong sinasabing legit sources. Tandaan nyo po ha, kapag kayo nakakita ng isang balita at hindi kilalang vlogger lamang ito at hindi po talaga lehitimong tagalabas ng mga balita, ay huwag nyo po kagad paniwalaan. Katulad po ng ginagawa natin dito. Kahit po isang dosenang vlogger pa ang mag-vlog yan, hindi ko i-vlog yan. Hanggat hindi po yan ibinabalita. Okay? Yun pala, ang magpapalitan po pala, o ang uupong coach, no? Netong Converge, ay si Governor Delta Pineda. Ayan. So, bakit siya kilala? Eh, siya po ang coach ng Pampanga, ng Kacha-Champion lamang. Dalawang beses na nagka-campion ito sa MPBL. Okay? So, yan, siya po. At tiniyak po yan mismo ng kanilang governor, okay? Kaya, or ng kanilang team manager. Basta, legit na galing sa kanila. Sa panayam po yan ng spin, okay? Diyan po natin nakuha yung balita. At, sinasabi nga na baka daw right after the election. Kasi nga, politiko po ito eh, okay? At, or baka naman daw, mas maaga pa. Okay, so hindi po pa po sigurado. Ang sigurado dyan, eh siya talaga ang magko-coach. Kasi meron din siyang role dito sa Converge, di po ba? Kaya siya po ang talaga pong mag-head coach daw dyan. At well, maganda po yan dahil si Balte, di ba, lalaro na. So kung sistema niya pa rin ang gagamitin, eh malaki po ang kinalaman nito siguro kay Balte para po. Kasi pagka ibang sistema po ng coach, may possibility na hindi lalabas ang laro eh. Observation ko lang po yun, di po ba? Siguro dito, sinisigurado nila na mailalabas talaga ni Balte yung laro niya talaga. No? Kung paano yung ginagawa niya sa MPBL, ganun din dito sa Converge. Yun lang po yung ano ko dyan, yung assessment ko dyan. Di po ba? At sa susunod na laro ata nila, ay maglalaro na. Pero yung coach po, hindi pa po. Kaya nga po, interim pa rin po, no? Si Mr. Atienza ang humahawak. Tinatawag pa rin po siya interim. Kasi nga, eh baka nga pinagdidisk, kusyonan pa ang magiging head coach. At yan na nga po, lumitaw na. Okay po. So yan po, hindi si Galent ha, yung papalitan. So yan po, isang ayon lamang sa ating mga nakalat from legit sources. Sunod naman rin po, itong may magbebenta ro po ng PBA team. Huwag din po kayong maniniwala. Mga chismis po yan. Okay? Yung dalawang team po na binabanggit, eh, yung Bossing at ito pong Terra Firma. Bakit? Dahil sila po ba ay nasa ilalim na standing, hindi pa nananalo. Hindi po dun. Huwag pong masyadong ano, tamang hinala or mga spekulasyon. Kasi po, ito'y may connection sa
di umano'y kupunan daw, no, na gustong pumasok sa PBA. Bali, inulat na rin po natin yan dito eh. Yun nga po, kinalaro mismo ng commissioner ng PBA mula po mismo sa commissioner, hindi po kay Vlogger A, B, and C, okay? Or sa mga sources nila, mismong commissioner na po nagsabi na wala pa pong letter of intent. Okay? So, ngayon, kwento-kwento pa lang din po yan. Okay? So, kapag hindi pa po yan na isa penal, na ibalita, huwag nyo pong paniwalaan. Okay? Kasi po marami po talagang mga fans ngayon ang naghahanap po ng team na gustong manalo. No, yung mga binabanggit ata nila eh napaghihinalaan ng mga kung anong klaseng kupunan lang diyan sa PBA. Sa akin naman po, ang banggit ko diyan mga ayaw manalo. Di po ba? Pero hangga't sabi ko nga, walang legit sources na pinanggagalingan, huwag niyo pong paniniwalaan, okay? So, yan lang po muna ang ating update, guys. Okay? So, wala po tayong nababalitaan na ganyan. Mga chismis pa lang po yan. Ang sigurado lang po sa balita natin ay bago na po, no, ang coach ng Converge. Okay? So, pero kung kailan yan, eh, aabangan pa rin natin. Okay? So, shoutout na po dito kay Sir Ronald Verbosidad. Okay? Ang ating pong pinagkukomentuhan ay ito po, no? Ito pa rin. Dahil ang dami po nang nagko-comment. Simula po na naging 10,000 tayo, napakadami na po. Kaya pipilitin ko pong basahin lahat yan. Kay Chevron TV, wala din yan si Baltasar pagdating niya sa PBA. Kahit na MVP ng MPBL yan. Si Gab Banal nga eh, MVP ng MPBL bago po masok sa PBA, pero wala ding banggulang. Well, tignan po natin. Tignan nyo po ha, may connection dito yung sinabi ko. Ang mismo pong coach is yung coach niya ngayon sa MPBL. Baka po may continuity, may sense of continuity para po dito kay Baltasar, no? So abangan po natin. May separate topic po tayo about kay Baltasar, Sir Chevron, okay? Ganun din po kay Rolando Bangit na nagko-congrats po, no? Ah. Gift daw po ito. Well, salamat po, no, sa inyong mga patuloy na pagsuporta, guys, dito sa ating channel. Salamat po. At dito po kay Frank Narvato, no, shoutout daw po, no, supporter since Jawo Era. Yan po, marami pong nagpapaabot ng impormasyon na sila po'y talagang mga lehitimong fans noon pa. So, okay po, no. So, welcome po dito sa ating channel. Adrian Ligado, no, nakulods pag pinayagan ng PBA mag-local na si JB, sigurado swerte magiging first overall pick kasi dadaan sa draft si JB. Parang si Manny Pacquiao lang noon dumaan sa draft tapos na pick ng Kia na ngayon ay tira pirma na. Kalokohan naman po yan. Doon po simulang hindi na nanood ng PBA na nag-draft si Pacquiao. De joke lang. Ano, I mean, yun po yung time na hindi na halos ako nakasubaybay ng PBA. Tapos yun nga, si Pacquiao naging PBA. So, para sa akin, kalokohan po talaga yun. No? No offense to, ano, Senator Manny or, ano, pambansang kamao natin. Paborito po natin siyang itopic dito sa channel. Pero kalokohan po na first round pick mo si Pacquiao. Pasensya na po kayo, pero hindi po ako mapapaniwala dun. Okay? Pero nangyari, di po ba? Eh, yun po talaga. First five po, itong si, ano, I mean, first round pick. Pero I don't think mangyayari po yan. Kasi di na po papayagan na Hinebrang mapunta sa iba yan. So siguro, sa edad na rin naman po ni Brownlee, no? Sa tingin ko, di na rin po yan mag... Ano ko na lang po yun? Sinasabi ko lang po yun, no? Mga posibleng maging example po ng mga susunod na maging naturalized player natin katulad ni Boatwright, di ba ba? At yung mga iba pa pong mga nasa ibang team na naglalaro. Sa ano po ni Brownlee, eh, kung ako man po yung Nebra, hindi pwede. Okay, kay Robert Tiksay, ayan, idol, di ako naniniwala na kayang talunin ng Hinebra. Kusang nagpatalo. PR kay Troy, yan ang gentleman agreement ni Chuba. Ang totoo, kita nga, nagpalit ng import dahil pigilan laro. Ah, di ko po alam yan, sir, yung sinasabi niyo, sir. No. Ako po, talo po talaga sila eh. At di naman po siguro ibibigay yun para lang sa isang ano, sa isang player. Malabo ba po yan? Di po ako maniniwala sa ganyang klase ng teorya, no. Hindi po, sir.
Gideon, salamat po sa komento nyo. Gideon Lastra, no? Tiyak, mananalo ang GSM versus Northport pag bibigyan ng Northport patang pier para sabihin GSM ang ano. Ah. Ito po si Mariano Balasbas. Okay ka, idol. Walang page. Salamat po, sir. No? Bawal po dito yun, sir. Nasa coach problema na SMB. Tignan po natin, sir. Kasi nga po, noon ko pa napapansin yan, eh. San Katayer pa po ang coach ng San Miguel, eh. No? Ako, ewan ko po, ah. Kasi, biruin nyo, di ba, yung mga former head coach nila na dun din. So, para sa akin, choice ba ni Gallant yung mga yon? I mean, di ba kapag ikaw ang coach, meron ka dapat... ano, meron ka dapat right na maglagay ng mga deputies mo. So parang naguguluhan din ako, dami nakatayo sa San Miguel, eh. Sino ba talaga coach diyan? No, yun lang po, noon ko pa po binabanggit 'yan, no. So kung ganyan po, eh siguro naguguluhan ng player, sino ba ano namin dito? Sino ba pakinggan namin? So ngayon dahil ang head coach ay si Gallen, siya po natuturo, siya po 'yung napipinpoint, no. So, para po sa akin, eh, dapat lang po, eh, ano, hayaan muna siya. Hindi po yan biglang palit-palit na lang. Hindi po ba? Yun lang naman sa akin, no? Ito ba si Andy Pujeda, sobrang tapang, yan, matapang daw siguro. Siguro yung TNT binabanggit niya rito. Hindi na napak ang mga Hinebra, sabi po ni Von Ryan Canto. Congratulations, no, nagko-congratulate, salamat po. At ikaw talaga ang legit vlogger, wala. Ay, salamat naman po, no. Hindi eksagerado. Puro fake news 'yun. 'Yun nga po 'yung iba. 'Yan na nga tinatakil po natin. May mga pumipigil po sa akin. No? Ay, meron pang isa diyan. Eh paulit-ulit siya, hindi daw fake news, fake news daw. Ano 'yung mga punto ng mga ganun? Are you trying to stop me from ano na talakay ng mga fake news, ha? Mga mali-maling impormasyon, hindi po po pwede, no? Talamak na nga po ang lokohan sa bansa natin, eh. Pati ba naman sa sports, pati ba naman mga Hinebra fans, no? Eh, bibiktimahin. Dito naman po yung mga iba. Eh, dito po sa mundo ng sports, no? Particular sa PBA, yun, nandito po ako. No, na hindi natin yan papayagan. Yung mga ganyang mga mali, tignan nyo po, ah. Nakita ko po, eh. Yung mga nanonood po dito, nanonood din po sa iba't ibang channel. At hindi po binabasa ang kanilang mga komento doon. Okay? Hindi binabasa. Eh, wala naman kasi pong mukha iba doon, eh. Mga storyteller lang po kasi. No? Kaya kung ano yung sagap ng chika at nando ng views, yun din ang itatopic nila. Okay? Dito hindi sa akin. Kasi ako, sabi ko sa inyo, noon pa po ako nanonood ng PBA. At tulad nyo, naghahanap din ako ng correct information at nabubwisit po ako. Nakikita niyo po sa Facebook, pinakita ko sa inyo kung paano po yung mga kawawang nagko-comment. Totoo po ba 'yan? Yung mga ano po, yung mga hindi basta na lang yung wala nang logic na mga ano, na mga trades. Yan po yung nilalagay nila, eh. Pati nga si Pinto, di na po pinalampas, no? I-detrade din daw po si Pinto. Ay, naku guys. So, yun lamang po ang ating pag-uusapan. Ano po? At muli, tayo po magkikita kita sa mga susunod na video content dito lamang po sa Denrica Doy TV Sports. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.